Epic yung naging biyahe namin pa norte. Buong Isabela, sinakluban ng maitim na ulap at nilunod ng walang humpay na pag-ulan. At dahil din sa pag-ulan, ay nakansel yung unang lakad sana namin sa Blue Lagoon, dun sa Baggaw. Kaya dinaretso na lang namin papatapat, pero muntikan pa kaming bumalik nang makita naming tuloy-tuloy pa rin ang pag-landslide sa mismong bukana ng Patapat Bridge. Guys, ito na nga yung traffic na sinasabi nila sa amin na may bumagsak na ano, sa Patapat Bridge. Okay, no? Ayun, no? Yung landslide niya. So, di namin alam kung gano'ng katagal to, pero maghintay kami. Time check, 3:53 na po. Tuloy-tuloy yung pag-uho, guys, oh. So, ayun, no? Ayun, kasi na simula. Stuck na kami, guys. Hindi namin alam kailan titigil yung pag-ano. Bulusok ng mga bato tsaka loba. Hindi na nakapunta sa Blue Lagoon. Gagabihin pa sa Patapat. Swerte. Di ba? Ganun naman eh. Iba ganda, di natin alam kung anong mangyayari sa mga pupuntahan natin. Yan yung nagiging takbo ng kwento. Mahigit 2 oras din kami naghintay hanggang sa tumigil ang pagbulusok ng pinagsamang bato at lupa bago kami nakatawid. Sa tulong na din ng mga masisipag na manggagawa na walang tigil ang mga pagtratrabaho para sa aming kaligtasan. Guys, nagpadaan sila muna. Susunod kami. Woo! Pero sana hindi kami mataon sa may guho. Kasi kita nyo ng mga nino gumuguho, di ba? Yan, isa-isa ng mga ano, tumadaan sila. Guys, ayan, umusap na kami. Sana hindi kami mataon sa may bumabagsak. Oh, Diyos ko Lord. Patapat. Patapat Bridge. Natapat pa kami sa ganire. Love dati dyan nila yung nuhulog, yung mga yun, yung mga boulder. Oh. Dito lang sa dagat. Yung mga nakikita mo, nakikita mo kasi dito na ito kinaya. Ako may nahuhulog na naman ata. Minto na naman. Oo, nakatakot to. Kaya nga, baka matupot sa... Kahit isang buhangin lumalaglag yan, magtutuloy-tuloy na yan. Huwag lang sana may mataon. Pag may buhangin dito, wala na. Alis na ako dito. Yun na nga, pagkatapos ng pagkahaba-habang biyahe at pagkatagal-tagal ng paghihintay, ay nakatawid na din kami sa Patapat Bridge. Guys, medyo nakakatakot. Magpalipad lang doon, parang lakas ang hangin. Natatakot ako sa alon. Baka masira na naman. Sige, magpapalipad.
Patapat Viaduct, yun yung official name ng bridge na to. Isasama ko kahit sinong may gusto. Itinayo siya noong taong 1986. Kahit may kasama siyang aso. At merong design life na 45 years. Basta't meron siyang baong sariling buto. Merong habang 1.3 kilometers at pang-apat sa pinakamahabang bridge dito sa Pilipinas. Burger, fries, stop, silog at siopaw. Meron siyang taas na 31 meters over sea level. Ito ang tulay na nagtutugtong sa probinsya ng Cagayan Valley at Ilocos Norte. Sa ganda at haba nito, isa na ito sa mga tourist spot ng Pilipinas. Hindi pwedeng hindi mo to sadyain pag nagawi ka sa norte. Perfect picture na pinapakita ang ganda ng Pasaling Bay. Ito din ang palatandaan at starting point ng Cordillera Mountain Range. Kaya naman, kahit sapung oras ang biyahe namin galing Isabela, dalawang oras na naghintay, binalot ng takot at pangamba dahil sa landslide, ay sulit na rin ang biyahe namin. Dahil kahit papaano, liwanag pa din kaming naabutan dito sa Patapat Bridge. At gaya ng Patapat Viaduct Bridge na umpisa ng mahabang mountain range ng Cordillera, ay dito pa lang din nagsisimula ang mahabang biyahe namin sa norte. Dahil sa susunod, magpapatuloy tayo sa Bangge.